Dear signs, tignan po natin kung ano ang mensahe sa iyo ngayong araw. Keep in mind po na ito ay general reading lamang, so hindi po lahat ay makaka-relate, so be open-minded. Sa mga hindi pa po nakasubscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo and pa-like na din po ng ating video. At sa mga nais naman pong mag-avail ng ating private readings, makikita nyo po yung link sa description box below. Tarot Intentions by Alian Reyes. Okay, tignan natin. Spirit Guide. Okay. We have Four of Pentacles. Nag-iipon yung iba sa inyo. Pwedeng sobrang nagiging matipid talaga kayo ngayon. Sobrang minamaximize ninyo yung time ninyo. Yan. Or your money, your finances. Tignan natin. Siguro hindi pa rin sobrang tipid, air signs, pero nagtitipid na kayo. Okay. Para kasing ayaw nyo naman biglain yung sarili ninyo. Hindi ko alam kung sasakyan ba or ano ba tong pinag-iipunan ninyo. Could be a travel for some of you. Travel yung pinag-iipunan nyo dito. Okay, we have Six of Cups and Three of Pentacles. So, pwedeng travel to with your friends, with your co-workers. Yan yung pinag-iipunan. Tignan natin. Spirit Guide. Or meron dito nagyayaya sa yung lumabas, ear signs. Tapos tinatanong ka kung okay ba? Sabi mo, okay, yes, makakapunta ako. Could be a friend. Ayan, so could be friend mo to na matagal mong hindi nakita. Yan. Pwede ngayon lang kayo ulit magkakaroon ng time together. We have Three of Swords. Tignan natin. Meron tayo ditong The Lovers. Some of you nasa third party relationship ba kayo? Pwedeng hindi kayo yung third party. For some of you, pwedeng kayo. Pero ayan, nasasaktan yung iba sa inyo dito. Pwede kasi nalaman nyo na may third party yung person mo. Knight of Swords. Okay. Parang antagal nyo tong kinimkim. Ear signs. Pwedeng hindi rin kayo nagde-demand sa tao na to. Ayan, or meron dito nasulot yung iba sa inyo. Tama ba? Nasulot kayo? Parang kayo na dapat nung taong to, pero malaman mo, may iba pala. Parang iniwan yung iba sa inyo sa ere dito. Ear signs. Tignan natin, ano pa po yung mensahe, Spirit Guide? So, tignan natin. Nalulungkot yung iba sa inyo, nasasaktan yung iba sa inyo dito. Pwedeng hindi kasi nag-pursue yung relationship. I mean, hindi siya nag-level up. So, ito yung lucky numbers mo. 4, 6, 3. 6. Oh, ulit-ulit, no? 3, 3, tapos 6, 6. Yun yung mga number mo. 4, 6, 6, 3, 3. Tignan natin, Spirit Guide. Ano yung gustong sabihin sa'yo ng taong ito? Kung sino man itong makakadeal mo ngayong araw? Kung sino man itong iniisip mo? Ear signs, let's see. We have just being near you is intoxicating. Totoo. Ayan o. Pwedeng ikaw, parang ano ba? Sabi nga, parang ikaw yung nagtatanggal ng pagod niya. Pero kanina siya napapagod. Ayun. Tignan natin. Sobrang gumagaan yung pakiramdam ng taong to pag nakakausap ka niya, pag naiyayakap ka niya, pag nakikita ka niya. The timing just wasn't right for us. The timing. Sabi nga, hindi, walang aksidente sa mundo, walang coincidence pala na nangyayari sa mundo. Kung nakilala mo yung tao na to, tapos sinasabi mo or iniisip mo na hindi yun perfect time, hindi lang talaga perfect time, hindi. Yun talaga yung perfect time na makilala mo yung tao na yun. Kasi pwedeng matulungan mo siya. Maybe ikaw yung pinadala ni universe para sa tao na yun, na para matutunan niya yung lessons niya. Pero ikaw din, may tinuturo din sa'yo. Kasi parang sobra-sobra yung binigay mo sa tao na to, ear signs. Ito, oh, tignan mo yung huli natin. I hope that you can forgive me one day. So, pwedeng may nag-take advantage sa'yo dito. Tignan natin kung ano pa yung mga mensahe. Spirit Guide, ano pa po yung mga mensahe natin for air signs? Gemini, Libra, Aquarius, Sun, Moon, Rising, and Venus ngayong araw na ito. We have twin flames. Some of your twin flames. Ayan. So, marami din kasi talagang twin flames na hindi talaga nag-grow, ano, pag magkasama. So, yan. Tignan natin. We have close of resistance. So, pinipigilan. Eh, pwedeng ikaw yung pumipigil sa nararamdaman mo. Or pinipigilan ng taong to yung nararamdaman niya sa'yo. Ear signs. Ayan. Pwedeng na pinipigilan niya na kausapin ka. Kahit gustong gusto kanyang kausapin. Kahit gusto niyang ayusin yung relationship ninyo. Some of you, yung relationship na to, pwedeng relationship as a friend, relationship as family. So, kung sino man tong kadeal ninyo. Pero more yung iba sa inyo, pwedeng ito ay sa relationship.
Tingnan natin kung ano po yung mensahe pa para sa'yo. Spirit guide, ano pa po ang mensahe natin? Mensahe natin, spirit guide. Mensahe natin. We have winter, pagdating to sa trabaho. Ayan. Okay, so parang hindi na kasing sigla ng trabaho ninyo yung trabaho mo ngayon. Yung trabaho mo before. Ayan, parang kung ikukumpara mo air signs, yung iba po sa inyo, parang ito, may panlalamig na nangyayari. So siguro po, hindi na ganun kataas yung mga sales ninyo pagdating dito sa inyong trabaho. Ayan, parang medyo hindi kayo nakakakota ngayon. Tignan natin. Or pwedeng nafe-feel mo, hold yung mga kasamahan mo sa work. Pero kasi ang focus mo lang naman talaga dito is makaipon. Some of you, pag nakaipon kayo, pwedeng alis na kayo dito sa trabaho na ito. Kasi parang hindi nyo na din talaga matiis air signs yung coldness. Ayan. Yung toxic na nang, toxicity na nangyayari pagdating sa trabaho. Tignan po natin pagdating naman sa kaperahan. The key. Ayan. So, ito. Nag-iingat na talaga yung iba sa inyo pagdating sa money. Mga long terms na yung nakikita ko dito, air signs, na mga plans ninyo. Before kasi parang nagpaplano kayo, yes. Pero ano lang siya, mga mabilisan lang, madalian lang. Parang yung mga short-term plans. Ngayon kasi, ayan o, yung goals mo pang matagalan na talaga. So sabi nga sa iyo dito ni Universe, ikaw lang naman makakatulong sa sarili mo, air signs. Nasa iyo ang susi. Kung gusto mo na maging mas matatag yung finances mo, huwag mong ilagay sa ibang tao. Tignan natin. Pagdating sa mga single, we have melting. Ah, nagmamatigas na yung iba sa inyo dito, oh. Pwedeng kayo to, oh. Kayo yung umiiwas dito. Talagang kaya nyo nang iwasan yung taong nagpapahirap sa inyo. Yung taong kahit mahal ninyo, air signs is, natututunan nyo na din kasing mas mahalin naman yung sarili ninyo. Kahit na na-miss nyo yung taong to, pwedeng hindi kayo magpapadala dun sa emosyon ninyo. Tignan natin. Spirit guide. Pagdating sa mga in a relationship, we have passion. Ayan, so, nagwo-work talaga yung mga bagay-bagay pagdating sa relationship ninyo. Wala akong masabi kasi positive naman yung energy, air signs. Pwedeng pares kayo may trabaho, pero nakakapagbigay pa rin kayo ng oras sa isa't isa. Ayan, twin flames nga kayo. So, yes, merong mga away. Normal naman yung sa relationship, di ba? Nobody's perfect naman. Wala din perfect relationship. Kahit nakikita ng iba na nakangiti kayo, syempre, meron pa rin kayong dinadalang problema. Kaya lang kasi nakikita ko dito, nasusolusyonan kasi siya. Dahil nagbibigay talaga kayo dito ng time sa isa't isa. Nag-e-effort kayo parehas. Kasi gusto nyo mag-work out yung mga bagay-bagay dito pagdating sa relationship ninyo. Parang, ano ba, hindi sa ayaw nyong masayang yung mga pinagsamahan ninyo. Kung hindi, hindi nyo kayang mawala yung isa't isa sa life ninyo as of this time. So, nandun kasi talaga yung love, loyalty, trust, and respect sa relationship. Para naman sa mga mag-asawa, we have awakening. So, meron dito, hindi pa rin nagigising. Hindi ko alam kung nagde-deny lang ba kayo, air signs, or pwedeng alam ninyo na may iba. Or yung asawa mo, ayan, natutulog kasi. The timing just wasn't right for us. Okay, natutulog yung asawa mo dito. May third party na lumalabas dito. Pwede rin yung third party na to, hindi to babae, hindi to lalaki. Pwede po na ito yung mga responsibilities niya sa ibang tao. Ay, ano yung ibang tao na yun, yung family niya. Yung ano niya, nanay, tatay niya, ganyan. Or could be extended family niya, pwedeng tinutulungan niya pa rin. Yung extended family po, ayan o, parang nagkakawatak-watak kayo because of this responsibilities. Na hindi na dapat niyan, hindi niya na dapat iniintindi kasi may family na siya. So, medyo natutulog dito yung person mo. Yes. Kailangan niyang pag nilay-nilayan yung mga ginagawa niya. Kaya lang, hindi niya pa yun magagawa sa ngayon kasi nabubulagan pa po. Yes, yun yung nangyayari. Ayaw niya din kasi ng pagbabago. Pwedeng siya din yung pumipigil dito sa pagbabago na to. Kung yung iba naman sa inyo, okay naman siya pagdating sa finances, no? Pero ito, lagi kayo nag-aaway. Pwede rin. Yung iba po sa inyo. Lagi kayo nag-aaway dito kasi, ewan ko, hindi kayo magkasundo sa isang ano lang, sa isang goals lang. Yan. Parang lagi kayong nahahati. Laging may kontra. Hindi ko alam kung may problema dyan sa bahay ninyo. May negative energy. Tignan mo, napakadilim ng mga cards natin dito. Para sa'yo. Air signs. Hindi ko alam kung may nagsumpa ba.
Pero siguro cleanse niyo yung bahay ninyo. Sa apat na sulok, maglagay kayo or sa kwarto ninyo. Air signs. Sa kwarto ninyo mag-asawa, maglagay ka ng asin, rock salt or sea salt. Lagay mo sa apat na side. After 24 hours, huwag mo hahayaan na malusaw, no? Tapos, anahin mo, i-dispose mo sa toilet bowl or sa kahit anong bodies of water. So, ayan lang po. Maraming salamat and see you again on my next video. Bye-bye!